pangalan mo? Joseph. Ha? Francisco. Ilang taon ka na? 8. 8 na, pasok ka? Bakit hindi ka napasok? Nasaan na ako? Magulang mo na saan? Wala, as in wala na wala. Walang nagpapa-aral sa'yo? Walang nagpapakain sa'yo? Bakit wala? Eh, nasa na mga magulang mo? Sa wawa. Nauwi ka doon? Sa wawa. Bakit di ka nauwi? Ha? Dito ka lang natulog? Saan dito? O ba't hindi ka nauwi sa pamilya mo? Anong pangalan mo? EJ? J1J. JJ. Ang apelyido mo? Santos. Ha? De Los Santos. De Los Santos. JJ De Los Santos. Asan pamilya mo? Sa... Ha? Sa bahay. Kasi saan ka ga? Sa Kuta. Saan sa Kuta? Sa West? Kuta West? Kuta West. Saan? Di ba nga West sa Bilibid? Sa Bilibid? Binubugbog ako ng stepfather ko. Stepfather mo? Binubugbog ka? Bakit naman? Dahil yung stepfather, nag-iigit mo ako, tapos binubugbog ako. Binubugbog ka na agad? Inasan yung apatay na yung papa mo, tapos may stepfather ka? Ang naiwalay, nilayasan ang ina ko. Akin naman. Ang tunay mong tatay, nilayasan? Gusto mong mag-aral? Gusto mo pang mag-aral? Paglaki mo, anong gusto mo maging? Wala, magpaparking. Magpaparking ang gusto mo paglaki? Ayaw mo nung... Ayaw mo ng pulis, doktor! Wala akong pinag-aralan. Kung sakali lang, na mag-aral ka. Ano gusto mo maging paglaki? Pulis. Bakit? Bakit pulis? Pag may naman, pero pag may naman ang pera. Huhulihin mo. Appear tayo dyan, isa ha? Ilang taon ka na? 11. Ah, ito. Ikaw 11, 8. Saan yung nag-aaral? Wala akong pinag-aaral. Ikaw, kung papasok ka, anong gusto mong maging? Gusto mo rin maging polis. Anong pangalan mo? John Lester. Ba't nandito ka? Nanginig ko kayo ng pilas. Bakit? Taga saan ka? Saan sa Wawa? Dito sa malapit sa court? Taga doon ka? Ba't nandidinig ka? Ba't wala kang kasama? Nasaan ang magulang mo? May bahay kayo? Eh, ba't napunta ka dito? Bakit ka lang papunta dito? Nang may kapatid ka? Okay. Ilan kayo? 10, naman kayo ang isa. 10? Pangalan ka? Pang-apat ko. Pang-apat? Pang-apat sa bunso? Anong grade mo, no? Grade 2. Napasok ka? Tuloy naman. Ba't ngayon hindi ka na ano? Ba't hindi ngayon hindi ka pumasok? Yung umaga lang po. Eh ba't ka pumunta dito? Lagi ka napunta dito? Nga po. Malapit lang naman ang school sa inyo, di ba? Anong trabaho ng magulang mo? Ang tatay ko kayo nagtatawag lang. Barker? Ah, nandyan! Ang mama mo? No, tagawagas mo na. Paggabi lang yung tatay mo dyan. Alam nilang napunta ka dito. Ano to? Gusto mo talagang manghingi dito? Or may nagsabi sa'yo na... Pumunta ka dito? Oo. Gusto ko manghingi. Bakit? Dahil po, manghingi rin ang pilas. Thank you.
Ikaw nga si Laika, ano? Nakakasama ka sa kuya mo sa pagpuntang sa bayan? Minsan? Minsan. Anong ginagawa mo? Pagkasama siya? Ah, nangihingi ka din. O, anong ginagawa mo sa pera? Nangihingi? Nang? Pagkain. Para kanino? Para sa inyo. Masaya naman. Kamusta sa pakiramdam ang nakakabili ng ganon? Masaya. Ano po yung masasabi niyo po dun sa lumalaking bilang po ng mga batang nasa kayo po? Sa aming listahan, more or less mga nasa 50. Dahil na may magkakapatid. Pero of that 50 to 57,
marami dyan ay yung hindi talaga sinasabi natin sila sa kalikim yung tira. Dahil yung mga bahay sila, ang iba doon naghahanap buhay sa murang edad nila. Pero most of them are enrolled in school. Na ito lamang ay umaalis sa eskwelan until such time na panatagal sila humihinto ng pag-aaral. So yun, parang kung ating i-determinate sa ating assessment is come and go. Sa tingin niyo po, ano pong karapatan yung magagayang po nung malaman niyo sila? Ano pong karapatan niyo para panghingin nila ng kanilang well, basically, yung bottom line, yung family pa rin. Maaaring siya ay, sabihin natin, wala namang magulang na nang hangad na mga bata ay mapupunta sa kakaibang landas, na ginagalawa nila o kapagayagong nanak na ginagalawa. But may mga talagang sabihin natin, kung para kung sa sakit may mga inborn, na talagang sabihin natin bata, sabihin nga medyo matigas ang ulo. May mga bata naman na environmental problem, yung kanila exposure sa community na lalo na nagiging sanhi. At may mga magulong naman, definitely maybe as assessment namin, 80% of the parents, ay may kaunting sabihin natin, may kahinaan kung paano gampanan ang pagiging magulang. Sinasabi niya tayo yung pagiging responsible parent food. Na kung saan hindi nila alam na lumalala na pala yung problema. Maaari sabihin natin sila spoiled, maaari naman sabihin natin sila ay napakahigpit. Na naging paraan para sila ay tumigil sa kanila. So, maaari din naman sila yung bata ko ay nagkahiwalay. Dahil yan sa mga magulang ay kailangan pumunta sa ibang bayan, umisay sa ibang bansa para maghanap buhay. O hindi kaya ay magkapon silang wala dahil kailangan kumita, ang akala na sa school pero hindi pala pumapasok. So napakaraming factors both of children and the parents sa nakikita namin sa sitwasyon ngayon. So most of them are now attending deaf and owls. Ang ilan sa kanila ay na-interview natin sa kanilang tunay ng mga magulang dahil nasa sa mga relatives and lola and lolo, yung intergenerational status nila. So, pinauwi na ba? Tinanggap na ba sila kung ano kanilang mga magulang? Yun nga, sabi ko, marami sa kanilang hindi tayo dito. So, yung isa, dalawa, tatlong maiahon, napakalaki ng tulong, napakalaking sabihin na natin kargo ng pamahala at ng publiko kasama. So, yun ang sitwasyon sa akin. Diaper, kailangan ng tubig, gas, kahit anong
kahit kunti nga lang yung pera niya, talagang lagi siya nagbibigay sa akin ng pera. Kahit pa paano, nakakatulong naman siya sa pamilya. Kahit sa murang edad niya, talagang decidido siya makatulong sa kahit yun yung lamang niya. Minsan niya kahit nangingi siya o nang lilibot siya ng mga basura sa bayan, kalakang, plastic, kung ano-ano, kahit na yun na pwede edad lang. Nililibot niya, hindi siya naihiya. Kita ko sa kanyang bata kahit marami pa siya na decidido siya makatulong sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya. Kahit sa murang edad niya, talagang siya gusto niya na lagi siya nakakatulong. Kahit pigilan namin siya, kahit anong gawin namin, pag pigil sa kanya na huwag siya makaalis, talagang natahan siya para pumunta sa bahay. Dahil nga sa paanong parangkit, panlibot nga lang ng basura, talagang nandilibot siya ng basura. Tapos bibenta niya, pagdating, Mama, eto, bili mo ng gatas, uti-uti kaya may dalang na siyang gatas. Kahit yung malit lang ng gatas, talagang, at sa ganung bagay, tuntuhan naman ako sa kanya. Kahit naman kami naghihirap, masaya din naman kami. Minsan ay nag-iiyakan, nagtatawa na. Okay lang. Kahit pa paano yung nakakaraos pa rin. Para sa akin, natutuwa po ako sa kanya. At kahit medyo may kaunti katigasan ng kanyang ulo, awa naman po ng Diyos si Kangay napapagpatama-tama para namin. Kangay, yung gusto kong mangyari sa kanya kahit na medyo kuminsan kami dalawa nagkakasama ng loob dahil ng medyo matigas na ang ulo sa puso mga barkada. Pero ang kanya magpumpay pagbarkada sa mga kabataan. Ikaw nga eh, hindi po nawawala sa akin na lagi kong palalahan na huwag siyang gagaya sa mga ibang nakakasama niya. Kasi yung pong ibang mga nakakasama niya may ginagawa na hindi maganda. Lalo na po yung mga ibang kabataan din sa bayan na nakikita ko na gumagamit po ng mga rabia. Sabi ko po sa kanya, anak, sa tayong dalawa eh, hindi lang lagi magkakasundo. Ikaw nga eh, ikaw naman yung malaki na, alam mo ng tama at mali. Huwag mong gagayanin sila. Ika nga eh, kahit ikaw ay napapabarkado sa nila, huwag mong gagayanin na gumagamit kayo nung gagaya kayo sa mga yun, na gagamit kayo nung alam niyo yung kasasama lang sa inyong katawan. Yung mga sabi ko nga sa aking asawa, kahit na anong mangyayari sa amin, mahalagay kami sa isang para hindi kami nagkakahiwa-hiwalay. Ano naman yung hiling mo para sa pamilya mo? Mabuo ang pamilya namin. Buo kayo.